Magandang buhay! Isang panibagong araw na naman ang pagtatalakayan ng ating gagawin. Kumusta naman kayo mga bata at kapatid? Nawa ay okay tayo sa mga nagdaang linggo. Simulan natin ang ating gawain sa pamamagitan ng pag-aawitan. Awitin natin ng may kasinglahan ang napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. 1, 2, ready, sing! Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Oh, oh, napakatamis. Mataas pa sa bundok malalim, pa sa dagat malawak, pa sa mundo, oh, oh, napakatamis. Mataas pa sa bundok malalim, pa sa dagat malawak, pa sa mundo, oh, oh, napakatamis. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Ngayon naman, tayo ay dumako sa panimulang panalangin. Panginoon, muli po kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito, sa kalakasang inyong ibinibigay sa amin. Muli, Panginoon, kami ay makakapakinig ng inyong mga salita. Kami ay gagawa, Panginoon, ng mga activities. Inyo po kaming samahan sa aming pag-Sunday school ngayon, sa aming mga gagawin, sa aming pagsasaulo ng memory verse, sa aming pagsusulat, paggugupit. Panginoon, hindi po kayo nagkulang sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay niyo po sa amin ng aming mga pangangailangan. Patuloy niyo po, Panginoon, i-bless ang aming simbahan at ang bawat isa, Panginoon, sa aming pamilya. Sa inyo po ang kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang kwento natin ngayon ay patungkol sa puno ng ubas. Sinabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas at ang Diyos ang tagapag-alaga." Inaalis niya sa akin ang mga sanga na hindi nagbubunga, pinuputol at nililinis ang mga sangang nagbubunga upang lalo pa itong magbunga. Naging malinis kayo dahil sa mensahe ko. Dapat ay lagi kayong nakakonect sa akin dahil lagi din naman akong nakakonect sa inyo. Hindi magkakabunga ang sanga kung mag-isa lang siya. Dapat ay connected siya sa mismong puno. Ganun din kayo, hindi kayo magkakabunga unless connected kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Magbubunga ng marami ang mga nakakonect sa akin. At ako sa kanila. Kasi wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Itatapon ang mga hindi nakakonect sa akin gaya ng mga tuyong sanga. Ginagather ang mga sanga na ito at tinatapon para sunugin. Kung nakakonect kayo sa akin at sinusunod ang mga teachings ko, pwede niyong hingin ng kahit ano at ito'y ibibigay ko sa inyo. Pag marami kayong bunga, napapatunayan ng mga disciples ko nga kayo at napaparangalan ng ating Diyos. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal ng Diyos sa akin. Kaya huwag kayong aalis sa pagmamahal ko. Pag sinusunod niyo ang aking mga utos, lagi ko kayong mamahalin gaya ng pagmamahal sa akin ng Diyos kasi sinusunod ko siya. Sinasabi ko ito upang magkaroon kayo ng kasiyahan na gaya sa akin at maging masaya talaga kayo. Ito ang utos ko. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakidakilang pagmamahal ay makikita sa pag-aalay ng sariling buhay ng isang tao para sa mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung susundin niyo ang utos ko. Hindi na alipin ang tingin ko sa inyo kasi hindi alam ng mga alipin ang ginagawa ng amo nila. Kaibigan, ang tawag ko sa inyo kasi sinabi ko na sa inyong lahat ang narinig ko sa Diyos. Hindi ninyo ako pinili. Ako mismo ang pumili at nagpadala sa inyo para mamunga. Ito ang klase ng bunga na nagtatagal.
at ibibigay ng Diyos ang lahat ng hihingin nyo sa pangalan ko. Kaya ito ang utos ko, magmahalan kayo. Yan ang pahayag ni Jesus sa kanyang mga disciples tungkol sa puno ng ubas. Ang ipinangaral ng Diyos sa kanyang mga disciples ay nag-iiwan sa atin ng iba't ibang lesson. Ang una ay ang Diyos ang unang umibig sa atin. Simula pa lang nang tayo ay nasa sinapupunan ng ating mga mamis at sa buhay na natatanggap natin sa bawat araw na ating pagkising, ito ay nagpapakita na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang pangalawang aral ay ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw at walang katapusan. Kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan sa ating kapwa o kay Jesus man, basta tayo ay nagpipray ng tapat at humihingi ng tawad sa Kanya, tayo ay Kanyang pinapatawad at ito'y nagpapakita na minamahal pa rin tayo ng ating Diyos. Ang ikatlong aral ay ang manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa at sa buong sanglilikha. Magagawa natin ito kapag minamahal natin ang ating kapatid, kapamilya o lahat ng tao sa ating paligid. Isa pa dito ay ang pagmamahal natin sa mga halaman, sa mga hayop at sa iba pang likas na yaman na nilikha ng ating Diyos. Ngayon ay dadako na tayo sa ating memory verse. Juan chapter 15 verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Juan chapter 15 verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Ngayon naman ay handa natin ang ating mga materials para sa ating creative art. Mag-picture kasama ang inyong mga ballpen at ang inyong mga gawa kagaya nito. Maraming salamat po. Para sa ating pagtatapos, tayo ngayon ay dadako sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Salamat po at muli kaming lumalapit sa inyo. At salamat po sa mga batang naririto.
para po kami ay muling mag-aral ng inyong mga salita. Nawa po Ama, samahan niyo pa po kami sa aming pag-aaral at nawa po ay maunawaan namin to at maisagawa namin to sa aming buhay. At tinatanong pa po kami sa aming pagbuhay. Kayo po ang magligtas at gumabay sa amin. Pangalan po ni Jesus. Amen. Sa ating pagtatapos ay sabay-sabay nating bigkasin ang basbas ng paaralang lingguhan. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aming bibig at ang pagbubulay-bulay ng aming puso sa iyong paningin, o Panginoon, na aming malaking bato at aming manunubos. Amen.